So yung next na pupuntahan ko is yung Venecia. So sa tulong ng Google Map, nakalagay dito 9 minutes lang away ang Trevi Fountain dun sa Venecia. Hirap pumasok dito sa mga museums nila dahil ang haba ng pila. Ayan. This is Palazzo Bonaparte. Hanggang labas lang ako. So, eto na yung Palazzo di Venezia. Actually, museum siya. Kaso, ang haba ng pila. So, hanggang building lang tayo sa labas. Kasi mauubos ang oras natin sa pila. Ang ganda dito sa Rome. Tapos malalakad mo pa halos lahat ng mga sites nila nasa city lang. So, pasukin natin itong Palazzo di Venezia. Ah, may... Saan kayo makabili ng ticket? Tapos dito, may dalawang guards na nakatayo. Ayan, may dalawang guards. Tapos parang may umaapoy doon. Okay, so sabi dito, from here you can appreciate the Western relief sculpture of the altar of the fatherland. So ito pa rin significance itong Palazzo di Venezia. And then nandito rin daw yung itong nasa harap ko is the door of freedom, at yung sa taas is the Quadriga of Liberty by Paolo Bartolini. At ito nakakabayo is Victor Emmanuel II. Yan nakakabayo na rebulto.
So itong last na stairs, ito na yung pinakamataas na part nitong Palazzo di Venezia. Tingnan nyo itong mga ibon ang lalaki, oh. Palipad-lipad lang. Hindi naman sila kalapati, pero ang laki nila. So, akitin natin ito ngayon. Another church here in Rome. So, baka pwede tayong pumasok sa loob.
So galing Palazzo di Venezia, sa Google Map 35 minutes away yung tinitirahan ko. So nilakad ko na lang, naka 20 minutes walking na ako. So more than 10 minutes na lang, mararating ko na yung tinitirahan ko. Naghahanap ako sana ako pwedeng umupo at uminom ng tubig. Pero ang sarap maglakad dito kasi malamig yung panahon, tapos walang ulan. Tapos napakadali lang kasi pag tumawid ka, titigil lang yung mga sasakyan. Kasi may mga tawiran dito na walang mga traffic lights. Basta tumawid ka lang, titigil sila. So ganun lang dito. So 5 o'clock na dito, madilim na. Ayan. Pero laking pasalamat ko at tumigil yung ulan kanina. Sana bukas walang ulan kasi yung tour ko bukas is yung Colosseum, pati yung St. Peter's Basilica. So ang ganda ng timing ko pa uwi. Diba naglalakad na ako? Eh nakita ko parang may umiilaw na Christmas lights. Ngayon nilapitan ko. Naglakad ako papunta dito. Ngayon, this is St. Peter's Square pala. Naalala ko kasi nung December 3, supposedly, yung Christmas lighting kahapon at 5 p.m. Sa sobrang pagod ko, nakalimutan ko. Kasi natulog ako ng maaga. So dahil puyat ako noon eh. From Budapest, wala pa akong tulog hanggang nakarating ako ng Rome. Maaga ako sa airport ng Budapest. So yun, hindi ko napanood yung Christmas lighting. Pero ngayon, eto na siya. The St. Peter's Square. Ayan. Ang ganda pala niya sa gabi. Nadaanan ko lang ito galing St. Peter's. Palabas na ako pa uwi. Ngayon nagbebenta sila ng gelato. So siguro kahit malamig, susubukan ko ang gelato kasi famous ang Italy, especially ang Rome for gelato. Ito yung different flavors ng gelato nila. So siguro ipatry ko yung pistachio. Hindi ko alam kung magkano. Order lang muna. So ito yung in-order ko. Gelato, pistachio, medium cone. Ayan. And it costs 4.50 euro. So mukhang masarap eh. So kain na muna ako ha. So ito yung room dito na nilipatan ko. Meron siyang common kitchen. Ayan. Yung tubig dito is potable water. So pwedeng diretso sa lalabo. Ito yung main door. Tapos ito yung mga rooms. Okay. Ayan. Ito, limang rooms. So yung room ko is room number 1. Ito ako. Sa loob ng room, ito yung itsura. Diba maganda? Actually, mas maganda siya dun kesa kagabi. Ito. Pero mas malapit yung kagabi sa Vatican City kumpara sa ngayon. So, ayan na siya. Ito, heater ito. Ito pala yung heater nila. Ito yung pang-adjust. Yun. Kasi malamig, so hindi ko naiuon yung AC. Mag-heater lang ako. Ito siya. Ayan, dyan masasabit mga damit mo. Ayan. Ito yung CR. Maganda rin yung CR niya. Ayan ang CR. Wala nga lang itong bidet. Walang bidet. Ito yung shower room. Ayan ang shower room. So, pwede na. Ang binayaran ko dito,
Hindi ako nagbayad sa booking.com kasi mas mahal. So ang ginawa ko, nakuha ko yung number ni Luigi, yung owner. Tapos winatsap ko siya nung nasa Dubai ako. At binigay niya sa akin itong room ng 100 euro for 2 nights. Tapos dito sa bintana niya, pag binuksan ito, ayan. Ayan siya. May kalsada na. Kaso nakasara yung nakasara yung parang curtain niya. So para ayan, dito yan. Ayun. So pipindutin ko lang, aangat yung curtain. Ayan yung curtain. So tingnan natin ano ang nasa labas nito. Yung mismong kalsada na yata. Ayan. Mismong kalsada na yun yung nasa labas. Ayan siya. Ito yung kapitbahay ko dito. So mukhang masarap matulog dito. Kaya lang medyo gutom pa ako. So baka maghahanap muna ako dito kahit man lang pizza or pasta pang dinner. Okay, so ito yung room ko. So pag next time na gusto ninyong bumiyahin ng room, mas okay pang mga ganitong klaseng rooms na lang kunin nyo. Dahil makakatipid pa kayo, maganda pa at malinis. So very close dito sa aking tinitirhan. Siguro mga 3-minute walk lang, may kainan. So itatry ko ngayon kainin yung kanilang pasta carbonara. Kasi alam naman natin ang mga Italians, parang kadikit na nila yung salitang pasta. And also titikman ko rin yung kanilang local beer. This is Peroni, which is sabi ng restaurant, Rome beer daw ito. So to try ko ito kasama nung pasta carbonara. And yung pasta carbonara, 10 euro. Itong beer hindi ko na itanong kung magkano. Pero ang alam ko, hindi naman ganun kamahal. Kasi sabi nga nila, parang sa euro, beer is more affordable than water. So hopefully mabubusog ako nito. Kasi pagod na pagod ako kanina sa kalalakad. Buong araw naglakad lang ako. So ngayon, after nito, matutulog na ako. So yung mga uploads ko, malamang pagdating ko na ulit ng Dubai. Kasi paggabi, hindi ko na kaya. Talagang pagod. At bukas, maaga pa ako. Dahil 8 o'clock yung tour ko sa St. Peter's Basilica. So ito na yung pasta carbonara nila. Mukhang ang sarap ko. Tsaka madami rin ha, for 10 euro. Busog ka na dito. Tapos ito yung beer. Tapos yung cubiertos nila, dito nakalagay. Dito nakalagay. So merong spoon and fork plus table So merong spoon, fork, tsaka yung napkin sa loob, table napkin.